Tampok sa pagtatapos ng selebrasyon ng Pride Month ang fashion show, poster making at iba pa. Samantala, mahaba na ang tinatakbo ng pakikibaka ng LGBTQIA+, ayon yan sa isang LGBTQIA+ and human rights advocate. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Hindi ito Pride kung wala ang makulay na simbolo ng LGBTQIA community, ang bahaghari. Kaya sa pagtatapos ng selebrasyon ng Pride Month, nangibabaw ang matitingkad na kulay sa isang mall sa Batangas City. Ito ang rampa, Fashion of Pride. Ang mga costume at gown ng mga modelo, gawa ng Batanggenyo local designers. Ang ilan sa kanila, miyembro ng LGBTQ community na may mensahe ng pagmamahal, inclusivity at pagtanggap sa kanila ng marami. Sa on-the-spot poster making competition, idinaan ng Barangay Sampaguita sa Lipas City ang pagdiriwang ng Pride. Tema nito ang Reflect, Empower at Unite. Mapagpalayang Pride celebration naman sa Binyan, Laguna. May parada, variety show at Zumba. Lahat yan bahagi ng pagdiriwang. Nais iparamdam ng lungsod sa lahat na welcome ang sino man sa kanilang lugar. Ayon sa isang LGBTQ and human rights advocate, hindi sapat na ipagdiriwang lamang ito, lalo't nakabinbin pa rin sa legislative ang SOGI bill. Dapat na raw maisa batas para mas lalong maramdaman ang tunay na Pride celebration. Ay, yung SOGI bill na yan, ano, it's the longest siguro running bill, hindi lang siguro sa Pilipinas, buong mundo na yan, ano, more than 2 decades nang naisalang yan, ano, na sinimulan pa ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Kailangan daw ng nationalized law na magpoprotekta sa karapatan ng mga nasa spectrum ng LGBTQ, malayo sa pang-abuso, panghusga at diskriminasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.